Okay, dalawang beses kasi, dalawang beses na nagta-tax mapping ang BIR sa locations ninyo. So, intindihin nyo ito kasi bago ho itong rule at kayo po, pag kayo ay na-tax mapping, ang susunod ho dyan, may issuehan ho kayo ng subpoena, DUCES, TECUM. Para ho dun sa hindi nakakakita ng subpoena, DUCES, TECUM, malapit na ho kayong makakita at ito po ang itsura ng subpoena, DUCES, TECUM. Mag-ingat po kayo. Kasi po ay pag inisyuhan kayo ng subpoena, DUCES, TECUM, may intention po ang BIR o yung revenue officer na kayo po ay ipakulong. Pag sinabing ipakulong, isasama kayo dun sa mga murderer, pumapatay ng tao, nangre-rape ng tao, nagnanakaw sa bahay, akyat bahay, yung mga nagnanakaw sa gobyerno, kasama ho niyo yan. So ngayon, mag-ingat ka kapag lagi kang nata-tax mapping at lagi kang mayroong penalty. At ito pong ating i-discuss sa araw na to, mag-ingat din ho kayo. Kayong maraming open cases. Kasi isusubpina din kayo. Okay, mag-ingat kayo. Pag sinupina kayo, nag-comply kayo, o kulang yung compliance nyo, pag-uusapan natin sa susunod na video, yung bagong rule. Yung RPS assessment. Ano ba yung RPS assessment? Pero bago yan, sa subpoena muna tayo. Isusubpoena daw po yung mga tina-tax mapping. Isusubpoena daw po yung may open cases. So ito po yung bagong rule. Kalalabas lang ho nito, kung mapapansin ninyo. Noong March 20, ayan, March 20, pumunta ho yung mga tao daw sa legal division. Walang tao. Bakit walang tao? Kasi nagmi-meeting. Okay? Ang lahat ng mga lawyers ng BIR nagmi-meeting noong March 20. Okay? Kahapon na tayo, March 20. Kasi ang pinagmi-meetingan, ito pong revenue memorandum circular na inilabas lang noong March 17, 2023. So, tingnan ninyo, ang mga lawyers, kailangan nilang i-update, i-upgrade, update, upgrade yung kanilang knowledge o yung kanilang skills. Kasi po, ito ay skill improvement in skill advancement. So, kung meron pong skill improvement at merong skill advancement, yung mga lawyers ng BIR, hindi ba karapat-dapat lang tayong mga taxpayers? Lalo ka na, CPA ka, parehas tayo, parehas ka ng anak kong si Maris, ay dapat i-upgrade at i-update din natin yung ating mga skills. Okay? Kahit tayo ay pagong, kailangan manalo tayo sa rabbit. So, ano ba ang laman nito? Ayan. Subpoena, DUCES, TECUM. Paano isuhan ng subpoena, DUCES, TECUM ang mga taxpayer na walang letter of authority na mga taxpayer na tina-tax mapping twice a year at yung may mga open cases. Ayan po ang nakasulat dito. So, pag-usapan natin, clarification, ayan, sa enforcement daw ng subpoena, DUCES, TECUM. O, si, pinakita ko na sa inyo kung anong ibig itsura ng subpoena, DUCES, TECUM. Ano yung involvement ninyo? Yung mga RDO daw, ayan, Revenue District Officer. Ito daw yung gagawin niya following guidelines. So, ano daw yung gagawin? In the monitoring and verifying of compliance of taxpayer. Tax compliance. Tax compliance. Kaya sinasabi ko sa mga kasama natin dito, kung ganyan na ang labanan, dapat meron na kayong tax bookkeeping or BIR compliance. Kasi talagang ia-attack kayo ng bureau kung hindi kayo kompleto. So, pag-usapan natin. So, sabi dito,
Sa mga registered taxpayer, titingnan nila kung meron ka, kung nagbayad ka ng annual registration fee. Pag hindi, subpoena, DUCES, TECUM. Titingnan nila kung nag-i-issue ka ng sales invoice and official receipt. Kung hindi, subpoena, DUCES, TECUM. Titingnan nila kung ikaw ay mayroong books of accounts. Ayan, letter C. Kung wala, subpoena, DUCES, TECUM. Kung nagpa-file ka ng return, oh, yan yung open cases. Okay, check nila yan eh. Nagpa-file ka ba ng return? Hindi. Subpoena, DUCES, TECUM. Nag-withhold ka ba ng tax? O, nagpa-file ka rin ng return yan. Open cases din yan. At saka tax mapping. Okay? So, yan po ay, kung wala, subpoena, DUCES, TECUM. O, nagpa-file ka ba ng mga reports? Katulad ng summary list, alpha list. Ayan. Kung wala, subpoena, DUCES, TECUM. Ito matindi, yung letter G. Eh lahat, pag hindi ka, tinanong ka, hello, tumawag. Tumawag, okay, nag-access na information. Oy, ito ba si taxpayer na to? Ay, tama ba yung report mo? Kasi sa report mo, ikaw ay nag-declare ng 1 million purchases, pero siya ay nag-declare ng 800,000 sales sa'yo. Sino tama? Subpoena, DUCES, TECUM, pag hindi ka sumagot. At sakit sa ulo ng mga taxpayer. Subpoena, DUCES, TECUM. So, kung hindi ka marunong gumawa ng sagot sa subpoena, DUCES, TECUM, ini-invite kita na bumili ka na lang ng RTU. Ano yung RTU? Ready to use template. O pwede rin ho akong mag-customize template sa inyo. Of course, that is for a fee. O yan. Di maayos yung ano ko. Hoy! Tumigil ka nga. Ayan. So, dahil ginawa mo ito, ito pinakamatindi talaga yung letter G. Kahit ano, tumawag sa'yo, humihingi ng data, hindi mo binigay, subpoena, DUCES, TECUM. Nagpadala sa'yo ng confirmation letter, hindi mo sinagot, subpoena, DUCES, TECUM. Eh sir, ano ba mangyayari? Okay, kausapin muna natin yung mga nagtina-tax map. Kayong mga tina-tax map, ito yung mangyayari sa inyo. Okay, na-tax map ako. Nakita na hindi ka nag-issue ng resibo. Imaginein mo, hindi ka nag-issue ng resibo, ang penalty ay 10,000 first offense. 25,000 first offense. 10,000 first offense. Pag nag-second offense ka, 20,000. 50,000. 20,000. Eh, paano sir? May pangatlo pa. Antindi mo, ha? Antindi mo, may pangatlo pa. Ay, di, kukulong ka na. Matindi ka eh. Pero huwag ka mag-alala. Ang kapartner natin na si, ito papakita ko sa yung partner natin, inaatasan ko na siya. Parang ako matasan mo. Inaatasan ko na siya. Itong si AI Innovation, inaatasan ko na itong kaibigan natin, si Xiaowei. Xiaowei, kung nakikinig ka, eh gawa na tayo ng, electronic invoicing system para po sa mga small, micro, barangay micro business enterprise. Huwag ka mag-alala. Nasa cellphone mo na yung iyong resibo. Yung pong sa mga small taxpayers, yun sa mga medium taxpayers. Eh, pabayaan na natin yung large taxpayers. Malalaki naman sila eh. Kayang-kaya nilang magbayad ng tax. Okay, yung maliliit lang. At huwag mo kalimutan, i-click yung heart para mag-spread tayo ng love sa internet. Now, pagdating dito, meron na tayong solusyon. Gagawa tayo ng electronic invoicing system para ho sa maliliit na taxpayer kasi na para maiwasan na natin to. O for example, nakadalawang beses ka ng violation. O 75,000 yan. Sayang yan. Okay? Second, wala kang libro. O magkano penalty? 50,000. Eh, dalawang beses yan sa isang taon. 50,000 times 2, eh di 100,000 yan. So magkano na penalty mo? 75,000, wala kang resibo, 100,000, wala ka pa rin books, eh di 175,000. Iwasan natin yan, mga ka-taxpayer kong mahal. Kasi, pag palagi kang ganyan, again, subpoena, DUCES, TECUM ka. Eh, ano mangyayari, sir, pag nasinubpina ka? O another penalty uli yun.
So kaya nga gumagawa tayo ng computerized books of accounts. Ayan. Kontakin nyo ako. Nagbibigay ho ako para makita nyo ko ano laman ng libro. Nagbibigay ho ako ng sample ng libro ko. Ha? 1 to 28 pages. Imagine niyo, 1 to 28 pages ng general ledger. Ayan po yung libro ko. Tax bookkeeping for BIR compliance, free. I-email nyo lang po ako. Email. Okay? Para humingi kayo, pahingi. Yun yung lang. Pahingi po ng page 1 to 28 ng libro. O, di ganun lang kasimple. Bibigyan ko kayo. Bibigay ko sa inyo yung link. Meron pa akong isang libro para ho sa mga single proprietor, small businesses, na hindi kumikita na o nagbebenta ng 3 million and above. O, ibig sabihin, 3 million and below yung kinikita nila. Itong libro na to ay pang gross income taxation. Napakaganda ng libro. At yan po ay available na, pwede ho ninyong bilhin at 1,500 pesos per PDF. Para, 1,500 lang, sir eh. Oh yes! Magkano matitipid mo? Kinumpute natin. 175,000 a year. Pwede ka pang makulong ng 6 years because ito ang gagawin ng BIR. Subpoena, DUCES, TECUM. So sa Subpoena, DUCES, TECUM, pag nag-failure ka raw, may 10,000 penalty ka. Pangalawang failure mo, dalawang beses yung tax mapping tsaka open cases eh. Open cases, lalo na. Pwede kang padala niya ng tatlong letter sa loob ng isang taon. Hindi, tatlong failure yun. So, yung subsequent violation mo, hindi na subject yan sa compromise. Pwede ka nang ikulong ng 1 to 2 years imprisonment because nagkaroon ka ng failure to furnish information required under the tax code. Ayan. So, mabigat ho yung ginagawa ng BIR right now. So, ang balita ko, uulan ng Subpoena, DUCES, TECUM. So, again, ano itsura ng Subpoena, DUCES, TECUM? Ganito. Ayan. Mag-ingat ka, mag-ingat ka, mag-ingat ka. Para dun ho sa mga gustong maging partner ko, nag-a-accept na ako ng franchise from LOA, ayan, LOA to SDT. So, may libro ho yan. O di, mas makakatipid kayo. Padalan nyo ho ako ng letter of intent. Ito ho yung content ng letter of intent ko. Ayan. Kung gusto nyo ng PDF, pwede ho. Ito ho yung number na i-text ho ninyo muna. Text ha. Huwag call. Text! Ayan. So, ang potential ho ninyong magka-income is 40,000 per client. Kasi ang minimum ho nating isingilin is 50,000 pag meron ho silang LOA. At nasan yung aking ano rito, hindi ko makita. Pag 50,000 pag meron ho silang LOA at pag meron ho silang subpoena, aba, pwede ho nilang gamitin yung pong mga templates na available din ho. Pwede nyo bilhin, kaya lang medyo mahal ho yung template. Ayan. Hindi ho natin pwedeng pigilan ang BIR na mag-issue ng subpoena, ha? That is their obligations na create ng batas sa kanila. At yung obligation na yon ay transfer na BIR commissioner sa mga RDO tsaka sa Chief Legal Division. Kaya mag-iingat ho kayo. So, ang franchisee ho natin is 50,000 lang ho plus VAT plus EWT. So, mag-apply na ho kayo ng franchisee para ho ang inyong tax specialista, AM, personally. Okay? So, ingatan ho natin ang Subpoena, DUCES, TECUM. Kasi nagkaroon ho ng ano yan eh, dalawang layers na. Babayaran mo yung penalty mo, babayaran mo pa yung Subpoena, DUCES, TECUM. So, ang ginawa ng nila, nagkaroon lang ho ng second layer na pag hindi mo to ginawa, makukulong ka. Yun ho ang ibig sabihin nung rule ng BIR right now. Kaya, suggestion ko lang po sa inyo, ayan ho, RMC 33-2013. Pwede ho nyong i-download yan sa BIR website. So, ang susunod ho nating pag-aaralan yung bagong kalalabas lang na
RPS assessment at i-discuss ko rin ho sa inyo yung laman ng libro ko. Baka gusto ho ninyong bumili. 1,500 pesos lang po para magkaroon kayo ng idea paano ang tax accounting. With that, masayang buhay sa iyo, masayang negosyo para sa iyo. Peace and happiness be with you for life. See you in my next video.